30 degree. Tapat mo lang siya dito. Yan o, 30 degree. So, malaman mo na ngayon kung hanggang anong radius ka. Yo mga kahop, magandang araw, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ngayon yung iba-vlog ko, paano magbasa ng range diagram at load chart. Pero bago tayo mag-umpisa mga kahop, kung bago lang kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan subscribe at like at pindutin yung notification bell para updated kayo sa sunod na video. Kaya kung bago lang kayo na mga crane operator din, so panoorin niyo mga kahok yung mga ipapakita kong vlog kung paano magbasa ng range diagram at saka load chart. Tara, samahan niyo ako. So, ito yung load chart na gagamitin natin, ano mga kahok. Ito yung model niya na Groove TM1150. So, ibig sabihin all terrain 150 tons. Yan. Groove 1150. Yan. So ngayon mga kahok, kung hindi pa nyo familiar itong load chart, yan yan, range diagram, yan, turuan ko kayo kung paano magbasa nito. Yan, yung nandito sa baba mga kahok, yan yan yan, 4 hanggang 50, ito ay tinatawag na radius. Yan, radius yan, radius ng boom nya. Simula dito sa axis of rotation, yung pinakasentro ng crane, ng kung saan nakatayo yung boom niya. Yan, mga kahok. Yan yung pinaka axis of rotation niya, yung pinaka sukatan ng radius hanggang dito. Yan. Kaya niyang abutin is hanggang 50, 00, ha? 00 yan. Ngayon, pagdating naman dito, yan yan. Diba may mga number dito sa gilid, yan. Yung number na yan, ito. Pakita ko lang. Yan, mga number na yan. Hanggang dito, yan. 72. Yan ang tinatawag na hook elevation. Ito yung pinaka hook elevation nya. Yan mga ito. Yan. So ngayon, alam nyo na kung saan yung radius. Ito yung radius. Yan o. Operating radius from axis of rotation in meters. Yan. Baga, galing dito. Yan, 4, 2, 3, 2, 1. Diyan na. 0. Hanggang dito. Yan mga kahok. Tsaka ito. Ito yung hook elevation. Meters pa rin yan. Yan mga kahok. Diba?
Alam nyo na kung ano, ito yung mga to, kung ano to, yung mga number na yan, yan. Turo ko pa rin yan. So ito mga kahok, ito yung pinaka boom length nya. No? Paano basahin yung boom length? Yan. Yung boom length, ito yung full retract nya. Yung nakasarado yung boom. So yung mga bago pa lang sa crane na kung paano basahin yung load chart, yung range diagram, ito yung boom length nya. Yan o, boom length, di ba? 13.7 yung pinaka 13.7 yung pinaka full retract nya. Yan. Pag in-extin mo yung kalahati, yan 15.8, yung kasunod 18.3. Tapos yung pinaka full ng isang boom 23.2. Ayan. Tapos yung kasunod yan hanggang full extent. Ito yung full extent niya, ano? 42.7. Yan. Andito yung pag-extend, pag-retract, makikita mo kung hanggang saan na yung boom mo, kung anong haba na. Yan ang tinatawag dito, boom length. Yan, boom length. So mga yung nandito naman mga kahok, ayan. Ayan. 0.3. Yon, may sign na ano, Celsius, di ba? Bilog siya. Akala mo ano yan, yung 30. Akala mo 50 yan. Yan, oh. Yan. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Hanggang dito, 75. Yan yung degree niya. Or boom angle. Yan ang tinatawag na degree. Degree. Kagaya niyan, ito. Kagaya niyan. Halimbawa, ito yung boom. Pag bumaba yan na ganyan, yan, kagaya ng mga guhit na yan. Halimbawa, pag bumaba yan ganyan, hanggang dito, so, ibig sabihin, yung angle niya, yung boom angle niya is 15 degree. Yan. 15 degree. Simula dito. Kasi nandito yung boom niya eh. Yan. Pag bumalik naman sa ganyan, tumintod yan. Yan ang 40 degree. So, alam mo kung pa, kung hanggang anong degree na siya. Kung hanggang anong boom angle na siya. Yeah, yan mga kahok. Yan yung pagbasa ng range diagram. Basta ito mga kahok, yung mga nandito, boom length. Ito naman, radius. So, paano mo malalaman kung paano basahin yung radius? Ha? Galing dito, kung halimbawa, galing siya dito, 0, 0 yan. Yan, 0. Dito, sa axis of rotation, 0. Halimbawa, ito yung boom mo. Ganito yung in-extend mo ng boom, yan, hanggang dito, or sagad natin ang full extend, no? Nag-boom down siya ngayon, hanggang dito, hanggang sa, palagay natin na 30 degree, yan, 30 degree, no? Ayun. Ngayon, paano basahin yung radius? Yan. 30 degree. Yan, 30 degree. Tapat mo lang siya dito. Yan, 30 degree. So, malaman mo na ngayon kung hanggang anong radius ka. Oh. Ngayon, ayun. Anong radius ngayon? Ayun, oh. Yung radius mo ngayon is 35. Tapos, 30 degree,
Mayroon kang Hokelevision na 26. No? Hokelevision mo is 26. Bumanggil mo is 30 degree. Yung radius mo is 35. Diba? Ganun lang ang pagkuha niyan, mga kahok. So, ngayon, dito lang muna tayo sa range diagram para maunawaan nyo. Yung mga ito naman, mga kahok, yan, ang tawag niyan is hoisting clearance. Yan. Yan, hoisting clearance. Ngayon, mga kahok, so, di ba yung boom, mayroon pang pinaka-ply jib niya. Ayun. Ito yung ply jib naman niya. Boom extension, yan. So, nilagyan ng ply jib, naging 52 yung haba ng boom niya. Boom length niya. Kung hindi lagyan ng ply jib, hanggang 42 lang. Ayan, oh. Ayan, nakatapat dyan. Oh. Tingin mo yung guhit. Ayan. Pag nilagyan ng ply jib, hanggang 52 ang haba ng boom length niya. Kung gaano kataas yan, mga kahok, no? Kaya, ganun ang pagbasa niyan, mga kahok. So, alam nyo na kung paano basahin yung range diagram, no? Yun, mga kahok. At sana, mga kahok, may natutunan kayo sa video ko at sa kunting kaalaman ko. At pasensyahan nyo na, mga kahok. At maraming salamat. God bless. Kaya kung bago lang kayo, mga kahok, sa channel ko, huwag nyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa susunod na mga video ko. So, hanggang dito na lang, mga kahok. At abangan nyo na lang yung susunod na video, yung load chart, para alam nyo rin kung paano malalaman kung ilang timbang yung bubuhatin nyo, kung paano basahin yung tulinada, kung para malaman natin kung paano magbasa ng load chart. At maraming salamat sa mga nanonood. At pasensyahan nyo na yung pagtuturo ko sa inyo. At ingat kayo. God bless all. Bye-bye.